Pumutok ang kaguluhan sa Nigeria kasunod ng isang kudeta ng militar sa pamumuno ng ipinatapong General Mustafa Yakubo kung saan si Presidente Samuel Azuka at ang kanyang buong pamilya ay iniulat na pinaslang. Ang etnikong awayan ay nasa pagitan ng Fulani Muslims sa Hilaga at Christian Igbo sa Timog. Inilikas ng mga dayuhan ang bansa at Lieutenant Waters at ang kanyang U.S. Navy SEAL team na binubuo ni Nazi, SLU, Red, Lake, Silk, Dock, at Flea, sumakay sa aircraft carrier Harry S. Truman, na ipapadala ni Captain Bill Rhodes para kunin si Dr. Lena Fiore Kendricks, isang U.S. citizen sa pamamagitan ng kasal sa yumaong Dr. John Kendricks na pinatay ng mga rebelde sa Sierra Leone. Ang kanilang pangalawang misyon ay kunin ang pari ng misyon at dalawang madre, sakaling piliin nilang sumama. Nakarating si Waters kay Kendricks, sinabi sa kanya na ang mga rebelde ay nagsasara na sa kanyang ospital at sa misyon, at ang kanyang mga utos ay kunin ang mga mamamayan ng U.S., gayunpaman, tumanggi si Kendricks na umalis nang wala ang kanyang mga pasyente na mahal niya. Tumawag si Waters sa Rhodes para sa mga pagpipilian, pagkatapos ng maikling pag-uusap, pumayag siya sa gusto ni Kendricks at pumayag na dalhin ang mga refugee na makakalakad. Sinimulan ni Kendricks na tipunin ang matipunong katawan para sa 12 kilometro, ang pari at ang mga madre ay nananatili sa likod upang alagaan ang mga nasugatan. Inis at huli sa schedule, ang koponan at ang mga refugee ay umalis sa misyon ng ospital pagkaraan ng madaling araw. Pagsapit ng gabi ay nagpapahinga sila saglit. Mabilis na lumapit ang mga rebelde sa kanilang posisyon, at palihim na pinapatay ni Waters ang isa. Binalaan ni Kendricks si Waters na ang mga rebelde ay pupunta sa misyon, ngunit determinado siyang tuparin ang kanyang mga utos, at nagpatuloy sila sa punto ng pagkuha. Bumalik sa misyon, ang mga tauhan at mga refugee ay pinigil ng mga rebelde. Sa kabila ng paghingi ng awa ng pari, pinatay siya ng mga rebelde at ang mga natitirang nakatira. Pagdating ng team sa extraction point, naging malinaw ang paunang plano ng Waters na biglang tinalikuran ng SEALs ang mga refugee mula sa naghihintay na Seahawk helicopter. Pinipilit ng Waters si Kendricks na sumakay sa helicopter ng labag sa kanyang kalooban, na iniwan ang mga refugee na napadpad sa gubat, walang pagtatanggol laban sa mga rebelde. Sa ruta pabalik sa Harry Truman, lumipad sila sa orihinal na compound ng misyon, nang makitang nawasak ito at pinatay ang lahat ng naninirahan dito gaya ng kinatakutan ni Kendricks. Nagsisisi, inutusan ni Waters ang piloto na bumalik sa mga refugee. Pagkatapos ay isinakay niya ang pinakamaraming refugee hanggat kaya niya sa helicopter at nagpas siyang i-escort ang natitirang mga refugee sa hangganan ng Cameroonian sa paglalakad. Sa paglalakad patungong Cameroon, natuklasan ng mga SEAL na sinusubaybayan sila ng mga rebelde. Habang sila ay tumatakas at umiiwas sa mga rebelde, ang koponan ay pumasok sa isang nayon kung saan ang mga naninirahan ay ginahasa, pinahirapan, at minasaker ng mga rebelde. Alam ng kanyang kakayahang pigilan ito, inutusan ni Waters ang koponan na patayin ang mga rebelde. Ang koponan ay kitang-kitang kinilig sa mga kalupitan na nakita nilang ginawa ng mga rebelde laban sa mga taga-nayon. Muli sa ruta, natukoy ni SLU na ang isang refugee ay nagpapadala ng signal na nagpapahintulot sa mga rebelde na mahanap sila. Ang isang mas bagong refugee na kinuha sa paglalakbay ay nagtangkang tumakbo ngunit binaril. Isang transmitter ang natuklasan sa kanyang katawan. Habang siya ay dumudugo, ipinagtapat niya na siya ay pinilit na maging daga dahil ang kanyang pamilya ay binihag ng mga rebelde. Ang sumusunod na paghahanap para sa kanyang mga kasabwat ay nagpapakita ng presensya ni Arthur Azuka, ang nabubuhay na anak ng yumaong Pangulong Samuel Azuka, na napagtanto nila ang dahilan kung bakit sila hinahabol ng mga rebelde. Si Samuel Azuka ay hindi lamang pangulo ng bansa, kundi pati na rin ang hari ng tribo ng Igbo. Bilang ang tanging nabubuhay na miyembro ng royal bloodline na ito, si Arthur ang tanging taong natitira na may lehitimong pag-angkin sa Igbo Nation. Nagalit si Waters na alam ito ni Kendricks ngunit hindi ito ipinaalam sa kanya. Nagpa siya ang mga SEAL na ipagpatuloy ang pag-escort sa mga refugee sa Cameroon, anuman ang gastos. Naganap ang putukan nang sa wakas ay naabutan sila ng mga rebelde, at nagpa siya ang mga SEAL na manatili sa likuran bilang rearguard upang mabili ang mga refugee ng sapat na oras upang ligtas na makarating sa hangganan. Si Z ay nagradyo sa Navy para sa suporta sa hangin, dalawang FA-18 ay lumipad at tumungo sa kanila. Pinapatay ng mga rebelde ang SLU,
Lake, Flea, at Silt. Nasugatan sina Waters, Red, Doc, at Z, ngunit idirekta ang mga jet kung saan aatake. Nagmamadali sina Arthur at Kendricks patungo sa ngayon ay saradong tawiran sa hangganan ng Cameroon nang marinig nila ang mga jet na papalapit at binomba ang mga tumutugis na rebelde. Ang Waters, Z, Doc, at Red ay bumangon mula sa damuhan ng dumaong ang mga Navy helicopter sa Cameroon, sa tapat ng pagtawid sa hangganan ng Nigeria. Dumating si Rhodes at inutusang buksan ang gate, pinapasok ang mga SEAL at ang mga refugee. Pagkatapos ay isinasama sila sa mga helicopter. Nangako si Rhodes kay Waters na babawiin niya ang mga katawan ng mga tauhan ni Waters. Maluhaluhang nagpaalam si Kendrick sa kanyang mga kaibigang Nigerian at lumipad palayo sakay ng helicopter habang inaalo si Waters, habang pinapanood si Arthur na napapalibutan ng kanyang mga tao na nagpapahayag ng kanilang kalayaan.